Dahil sa taglay na gandang lalaki at kagwapuhan, hindi may pagkakailan na maraming babae ang nabighani sa ating bidang si Mark Hiras. Isang magandang buhay na naman sa inyong mga idol at mga kalpawinners. Sa oras na ito ay ating iisa-isahin ang 10 mga babae na nabihag ang puso ng sikat na aktor na si Mark Hiras. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa aking mga gwapo, magaganda at mababait na mga subscribers, maging sa ating masugid na manunood dyan. Dalangin natin lagi, sana nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa mga kapahamakan. Bago natin tuluyang pag-usapan kung sino-sino ang 10 mga babae ang naling sa kanya, ay mabuting kilalanin muna natin ang ating bida. Si Mark Angelo Santos Hiras, o mas kilala bilang Mark Hiras, ay kilalang aktor sa telebisyon at pelikula. Siya din ang kauna-unahang nanalo sa reality talent show na Starstruck na sumaimpapawid sa GMA Network. Lumabas din siya sa Forever in My Heart, Encantadia, SOP at iba pang teleserye sa GMA Network. Siya ay pinanganak noong Desyembre 14, 1986 at may anak na rin sa kasalukuyan. Ngayon mga idol, alamin na natin kung sino-sinong mga babae ang nagpatibok ng puso ng ating bidang si Mark Hiras. Christine Reyes. Napabalitang nag-date sila noong taong 2003, subalit naghiwalay din sa mismong taon na yun. Si Christine ay 13 taong gulang noon at 16 naman si Mark Hiras. Si Ara Marie Christine Reyes, o mas kilala sa Christine Reyes, ay isang Pilipinang aktres at naging kalahok ng GMA and reality TV program ng Starstruck. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa Viva Artist Agency at contract artist din ng ABS-CBN. Si Christine ay kapatid ni Ara Mina, na isang sikat ding artista at asawa ngayon ni Ali Kativi. Ginilin Mercado. Si Ginilin Mercado ay isang artista sa Pilipinas na kilala siya pagkatapos manalo sa unang season ng Starstruck, isang reality show ng GMA Network na naghahanap ng mga bagong artista. Siya ay pinanganak noong Mayo 15, 1987 na kilala sa mga pelikulang Just Three of Us 2016, All of You taong 2017, English Only Please 2014, Walang Forever 2015 and Prenup 2015 at marami pang iba. Nagsimula silang mag-date sa taong 2004 hanggang 2006. Nagkatambal din sila sa mga pelikulang katulad ng Blue Moon taong 2006, Eternity 2006, Let the Love Begin 2005, Love Struck 2005 and Say That You Love Me taon din mismong 2005. Raisa Sinon. Nagsimula silang mag-date noong taong 2005 ng Oktobre at nagkahiwalay din ng buwan ng Nobyembre sa mismong taon din yon. Si Risa Ann Sinon Simbulan, o mas kilala bilang Raisa Sinon, ay isang artista, mananayaw, modelo at pintor sa Pilipinas. Siya ay tinanghal bilang Ultimate Female Survivor sa Starstruck Season 2 noong taong 2004. Gumanap din siya sa maraming teleserye ng GMA Network. Siya ay pinanganak noong Desyembre 21, 1987. Nagtapos din siya sa pamantasang computer ng ama. Naging ahente ng GMA Artist Center taong 2004 hanggang 2007. Naging ahente din siya ng GMA Network 2004 hanggang 2018, Viva Artist Agency 2017 hanggang sa ngayon, at ABS-CBN Entertainment 2018 hanggang sa ngayon. Marian Rivera. Si Marian Rivera Dantes ay isang Pilipinang modelo at aktres na kilala sa pagganap niya sa mga seryeng pantelebisyon bilang Marimar, Jezebel, Darna at Amaya. Bilang isang mang-aawit, inilabas niya ang kanyang 2 studio album
ang platinum hits na Marian Rivera Dance Hits at Retro Crazy. Siya ay pinanganak noong Agosto 12, 1980 sa Madrid, Espanya. Siya ay may dalawang anak na ngayon kay Dingdong Dantes, kasalukuyang asawa. Si Marian ay naling noon kay Mark Hiras nang ligawan siya nito noong December 2005. Subalit na trauma raw ito nang maling siya kay Mark dahil ito daw di umano ang naging dahilan ng breakup ni Mark at ni Ginilyn Mercado. Sabi nito noon sa isang pahayag sa isang artikulo sa Pip.ph na, "Ayoko na kasing mamroblema, tama na yung isang showbiz guy ang naging manligaw ko." Dagdag pa nito, focus na lang daw siya sa non-showbiz guy na manliligaw niya para wala daw problema. Rian Ramos. Si Rian Denise Ramos Howell, o mas kilala bilang Rian Ramos, ay isang artista modelo, mang-aawit at tagapagmaniho ng pangkarirang sakyan. Siya ay unang bumida sa seryeng pantelebisyon na Captain Barbell noong taong 2006 at Pilipinong adaptasyon ng Koreana nobela Stairway to Heaven. Siya ay pinanganak noong Oktubre 3, 1990. Nakatanggap ng mga awards katulad ng PMPCA Star Awards for TV Best Lifestyle Show Host. Nabalita na may secret relationship taong 2007, di umano ang dalawa na tumagal ng 4 na buwan lamang. At ayon din sa kanila, hindi naging solid ang kanilang pagsasama at hindi raw sila official on-on. Nagkatambal sila sa mga pelikulang I Trust and Love You taong 2008 at ang My Only Love 2007. Lian Paz. Nababalitang nagkaroon ng ugnayan ang dalawa mula February 14 taong 2007 at naghiwalay din ng Desyembre, mismong taon din yun. Si Lian noon ay 19 anyos, samantalang si Mark naman ay 20 anyos. Si Lian ay isang mananayaw at ang kanyang talento ang nagdala sa kanya ng kasikatan online. Bago pa ang kanyang katanyagan ay kabilang siya sa grupo ng mananayaw na tinatawag na EB Babes. Ang kanyang galing din at talino sa pagsayaw kung bakit nagkaroon siya ng partnership sa iba't ibang companies katulad ng Skinmates. Ngayon ay may asawa na at dalawang anak sa kasalukuyang asawa nito. Naging magkasintahan si Mark at Lian. Ang katunayan sa isang interview sa Pip.ph, sinabi nito na si Mark daw ay sobrang siloso kahit sa maliit na bagay. Pero aniya, ang nakakatuwa dito ay sobrang lambing at sweet nito sa kanya ng sila pang dalawa. Ina Asistio. Alaina Alexandra Asistio, totoong pangalan, ay pinanganak noong Setyembre 27, 1991 sa Caloocan City sa Pilipinas. Siya ay isang aktres at contract artist noon ng GMA Network at lumipat ng ABS-CBN noong Agosto 2013. Nakilala sa mga roles ng GMA Network shows katulad ng Telepantasyang Mga Mata ni Angelita, Who's Your Daddy Now? At La Vendita. Nakita siya sa ABS-CBN drama na Mini Twinet at drama anthology na Maalala Mo Kaya. Si Mark at Ina ay nagsimulang magkaroon ng ugnayan at nagdedate simula taong 2008, subalit nagkahiwalay din taong 2013 ng buwan ng Hulyo. Noon, 16 anyos si Ina at 21 anyos naman si Mark. Dayan Ebanghelista, nagsimula silang mag-date taong 2012 at 2013. Nagkaroon sila ng isang anak na babae ng pangalan ay si Ada. Si Dayan ay ang personal assistant ni Mark na pabalitang nagkaroon sila ng relasyon. Katunayan, nagkaanak sila ng babae. Mas matanda si Dayan ng 5 taon kay Mark.
Winwin Marquez. Nagsimula silang mag-date Mark mula noong Abril 2016 hanggang 2019, subalit naghiwalay din. Si Winwin Marquez ay isang artista sa Pilipinas at anak ni Joey Marquez at Alma Moreno. Kapatid niya si Mark Anthony Fernandez at Pandol Quizon sa ina. Siya ay pinanganak noong Mayo 4, 1992 sa Pilipinas at nagtapos ng pag-aaral sa La Vida College, Alabang. Nicole Donisa. Naging engaged si Mark at Nicole sa loob lamang ng 5 buwan. Nagsimula silang mag-date ng buwan ng Agosto 20, 2019. At pagkatapos ng 9 na buwan, na-engaged sila sa buwan ng Hunyo 2020 kasalukuyan. Nicole Donisa is a Filipina actress, singer and beauty queen. Ipinanganak noong Mayo 27, 1994 sa Quezon City dito sa Pilipinas. Nakilala siya ng makoronahang Miss World Philippines 2014 Third Princess. Si Nicole ay kilala bilang Marta, the scheming, arrogant and villainously of rain season at Bihag. Kilala din siya sa mga pelikulang Descendants of the Sun, Maynila, Dedicated, Sherlock Jr., Contessa at marami pang iba. O ano mga kasama at mga kalpa-winners, sana'y nagustuhan mo ang video natin ngayon. Kung bago ka pa lamang dito sa ating munting channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, like at share ito para lagi kang updated sa aking mga ganitong video na i-upload sa susunod. Maraming salamat sa panonood at oras ng panonood, kaibigan. Hanggang sa muli.